Pidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Bukas si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makipag-usap kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sinabi ito ni Pangulong Marcos Jr. bago siya tumulak patungo ng Switzerland para dumalo sa World Economic Forum sa Davos. Nagtataka rin si Marcos Jr. kung bakit sinasabi ng Ukrainian ambassador na hindi sumasagot ang Department of Foreign Affairs o DFA sa kahilingan nila gayong may pag-uusap na anya sa counterpart nito. Sa isang press briefing, sinabi ni DFA Undersecretary Carlos Soreta na hindi nila nagustuhan ang pahayag ng Ukrainian ambassador na agad na ipinarating sa media ang issue. Ipinatigil ng Philippine Coast Guard ang pagluluwas ng ores mineral mula sa Santa Cruz, Zambales patungo ng China. Sa pamamagitan ng Task Force Aduana, isinilbi ang cease and desist order sa shipment na nakakonsign sa kumpanyang Yinglong Steel Corporation na sakay ng MV Van Nuyt. Sa impormasyon mula sa Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau, sinuspindi ang export permit ng naturang kampanya dahil sa paglabag sa Presidential Decree No. 1586 na may kinalaman sa environmental management. Umabot na sa 28 ang nasawi dahil sa pag-ulan at pagbaha dulot ng shear line, low pressure areas at amihan mula noong January 2. Ayon sa Office of Civil Defense, 11 ang sugatan at may 3 nawawala ayon sa OCD. 55,000 families ang nawala ng tirahan, 274.1 million pesos ang pinsala sa agrikultura at 171.5 million pesos naman sa infrastruktura. Ayon kay OCD Information Officer Diego Agustin Mariano, karamihan sa mga nasawi ay nalunod at may ilang natabunan ng landslide. May nakaambang taas presyo sa produktong petrolyo mula bukas, January 17. Base sa advisory ng Pilipinas Shell Petroleum Corporation, 15 centavos ang dagdag sa bawat litro ng kerosene, 95 centavos sa gasolina at 50 centavos sa diesel na siya ring ipatutupad ng clean fuel liban sa kerosene. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya ng langis ukol sa price adjustment. Epektibo ito alas 6 ng umaga bukas liban sa clean fuel na ipatutupad ang bagong presyo paglipas ng alas 4 ng hapon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.